Bakit napakalaga ng pagkakaisa? Mahalaga yung pagkakaisa, parang mabilis na mabuo yung servisyo or service konsepto. Mabilis mabuo kasi nagkaisa. Kaya nanalo po kayo. Ayan. Ano pa pong lesson pwede nating makuha doon? Mahirap ang 5 kaysa sa 11. Mas mahirap ang team 1 kaysa sa team 2. Bakit? Kulang kasi sila 12, kami 11. Yan, kulang daw sila ng isa. Sa dalawa silang exchange. May baby sila. Ano pa? Sige, okay. Ano kasi kami, wala kami in-appoint na leader, pero basta merong isang nagsusabi sa jet, parang submit dun sa authority. Kaya yung sinay eh. Tapos nung sabi ako, tapos yung si Pastor John, eh, si Pastor John. Pastor John, ha? Yung lahat, parang there's a potential of leaders. Yes. Meron kung, parang nagsasubmit kami kung sino yung nandun. Yes, yung amen. Ibig sabihin, amen. Parang magulo kung lahat yung magiging leader. Yes. Ayan, meron lang pala sa kanila, yung lesson na nakita nila, meron lang iisang nakatalaga na sinasubmitan nila para maging maayos, mas mabilis yung kanilang gagawin. Yes. Kung sali-saliwa yung sasabihin ng bawat isa, mahirap, di po ba? Yes. Kaya may tinatalaga ang Diyos sa atin na may leader talaga na pwede natin submitan. Halimbawa sa church, ang pastor, yan, no? Inatasan ng Panginoon yan para mas mapapabilis yung proseso ng gawain sa loob ng ating gawain sa loob ng simbahan. Sige, ano pa? Pastor. Okay, sige, Kuya James. Ang mga tao na sakripisyo sa ilalim ng init ay mas marami nagagawa. Lesson number 1. Number 3, si Kuya James, sabi niya, napaka-comfortable. Madalas sa atin, gusto natin yung ministry natin. Nasa comfort zone natin. Yung iba, relax. Alam ninyo, yung halaman daw, nabobonsay yan kapag nasa meeting. Yan, nasa komportableng lugar. Pero yung mga naaarawan, nauulanan. Kaya may nasusolog na kongregasyon. Oh. Kaya sa susunod, huwag po kayo maging komportable. Okay, thank you Kuya James. Ano pa? Dito pa rin kami. Very loyal. Anong lesson pa? Lesson? Meron pa ba? Para walang matutulog, Pastor, galingan mo yung ano. Sermon? Ano ba yan? Naka-record, oh. Nakatulog po dito. Nakatulog. Kuya, galingan po ang nakatulog si Mami. Sige. Ano po, di sa amin nga po nabanggit ni Ate Joy na may nagli-lead na isa tapos nagsasubmit kami. Yun naman pong inililid nung leader namin is willing na sabihin, oh, ito yung sayo, talagang mag-a-act na agad. Tapos, pag may nakapansin, ay, walang ganito, magbo-volunteer na. So, talagang yung teamwork nandun. Yan, thank you po. Yung teamwork daw, napaka... Sa amin, mayroon kaming leader. Bata pa, under. Sino wala yung ano? Sino? Si Jeff? Oh, mali ang pag-elect. Mali ang pag-elect. Sabi ni ate, mali daw yung pag-elect. Kaya sensitive din tayo sa pag-elect sa mga leaders. Ako, malapit ng election. Pero isa sa mga napakahalagang natututunan natin, yung teamwork, yung teamwork ng bawat isa, kung makikiparticipate tayong lahat sa gawain, magiging maayos, magiging maganda. Diba? Pero kung lahat tayo may gusto gawin, meron tayo, ito yung gusto ng isa, ito yung gusto ng isa, mahihirapan tayong buuin yung gusto nating ikonsepto. At pangalawa, dapat may leader pa rin sa grupo natin. Meron tayong pinagsasubmitan ng command. Pangatlo, ano pa po? Yung pangatlo, huwag tayong maging komportable sa ating...
sa comfort zone natin, okay? Bigyan po yung tatlong yun. Napakahalaga sa isang church, sa isang isang magkakapatid ng pamilya ng Panginoon, para alalahanin natin, tatandaan natin ito, para mas maging maganda, maging mapayapa, lalo sa choir, mga kapatid, no? Kung ano yung napagkakasundo ang gawin, gawin po natin yon. Kung ano yung mga napag-usapan dapat gawin, mag-submit po tayo doon. Halimbawa, si Kuya Jonah, kung ano po yung mga gusto niyang i-implement sa choir, mag-submit po tayo doon. Lalo yung sinabi kanina ni Pastor Choi, kung ano yung oras na itinalaga, huwag po kayong magpapalay. Tamaan kaya pa. May team building tayo. Ganun po yung ayan, yun po yung napakalaga na magkaisa tayo, may iisa po tayong patutunguhan. Okay? Sige. Yung price. Ilan ba yung ano? Pagpupukit? Ilan ba tayo? Ilan kayo? 12? 12. Sige. Paano ang second prize? Meron din. Biscuit? Meron ka ba? Pita. Pinakita ko pita dun eh. Gusto mo may ganyan.